Hello, hello mga kami. It's me, Mami Mara again. So ngayon nga ay maglalaba ako ngayon. Madaling araw pa lang eh. Magsisimula na nga ako maglaba para maaga tayo matapos. O nga pala mga kami, nawala pala yung boses ko dyan. Hindi ko alam kung bakit. Nag-edit ako eh, wala pala yung boses ko. Buti na lang napansin ko bago ko to maipost. So ayan nga mga kami. May sinasabi talaga ako dyan. Nagwa-vlog na ako ng nag-ano na para hindi na nga ako mag-voice over. So, nawala pala siya. Hindi ko alam kung bakit. Ayan na nga mga kami. Mukhang tanga na nga dyan si Mami Mara. Nagsasalita ng walang boses. Oo nga pala kami, sa mga oras nga niya naitulog pa ang mag-ama ko, tapos Kuya Raven naman, nakaalis na. Kaya nga sabi ko, magsisimula na ako para maaga akong matapos. Pero sa totoo lang talaga, hapon talaga akong matatapos nito. Simula nga nang nilabas yung pangatlo ko, hindi talaga ako nakakatapos ng gawain. Minsan nga ka mga kami, wala talaga akong natatapos maghapon. Naabutan na nga lang ako ni Daddy Robin. Minsan wala akong nagagawa. Hindi na nga rin ako nakakaligo. Kasi minsan wala rin yung mga bayaw kong maliliit. Kaya minsan talaga inaantay ko na lang dumating si Daddy Robin. Naiintindihan naman niya may kasi talaga ang hirap talaga alaga ni Baby Calvo. Napaka-clinky ng Baby Calvo namin na to na halos ayaw na magpababa kay Mama. So nilulubos-lubos ko na lang kasi minsan lang naman talaga sila maging baby mga kamami. Minsan lang kaya nga hanggat baby eh samantalahin mo dahil pag naglakihan yan hindi na natin sila mahalikan, maaalagaan, mayayakapan hanggat mga baby sila mga kami. Bigay natin yung pagmamahal sa kanila dahil minsan lang silang baby. Pasensya na nga pala mga kami. Ang ingin ang voice over ko ngayon. Kasi nga pala, yung papa ko nga pala kumakanta siya doon sa may baba. Nasa taas kasi ako nasa kwarto nila. Nagbo-voice over ako. Nalis ako makapag-concentrate. Pag marami akong kasama o na o marami nakakakita sa akin, nabablanko ako. Hindi ko maisip kung anong sasabihin ko. Nakakablanko pala, Mi. Kapag ganitong nagbo-voice over ka, hindi mo maisip. Hindi mo malaman kung ano ba talaga yung sasabihin mo dito sa ini-edit mo na video. Buti na nga lang mga kami eh. Magandang boses ng aking papa. Dinig nga sa voice over ko na to. For the sipag muna tayo today, mga kamami. So, ayoko kasi talaga, mami, na natatambakan ng labahin. Sa isang linggo, dalawang beses talaga ako, mga kamami, naglalaba. Kasi ako lang din ang mahihirapan. Mahihirapan lang din ako kung paparamihin ko yan. Kasi si Daddy Robin, maghapong nasa trabaho, gabi lang siya nakaka-uwi, kaya ako lang talaga nakakakilos dito sa bahay. Ayoko kasi maglaba, mami, ng araw ng linggo. Ewan ko ba, kasi andito ang Daddy Robin, ayoko nang kumikilos pag nandito sa bahay. Nakakatamad kasi kumilos mga kamami pag araw ng linggo. Tsaka alam mo yung feeling pag nandito yung asawa mo, parang nakakatamad kumilos. Ako lang ba yung nakaka-relate dito? Ayawan ko ba, bakit tamad na tamad ako kumilos pag nandito si Daddy Robin? Kapag araw din kasi ng linggo mga kami, nandun ako sa mama ko. Pag Sabado, pag walang pasok ang Kuya Rebe namin, nag-aaya talaga ako pumunta dito sa mama ko. Gustong gusto ko nandun ako. Kasi buong linggo, nandito lang ako sa bahay. Nakaka-board din naman kasi sa bahay. Wala kang magawa. Kaya Sabado ng linggo, nandun pumupunta ako sa mga magulang ko. Para may pasyal ko din yung mga anak ko. Nakikita din sila lagi. Minsan mga kami, hindi kami nakakapunta doon. Kasi nga, minsan may ginagawa din kami o kaya minsan may bigla ang lakad. Kaya minsan di talaga kami nakakapunta kila mama. Pero pag may time na wala naman kaming gagawin, talaga pumupunta ako dun. Gusto ko nandun ako kila mama. Pahinga. Pag Sabado at Linggo, pahinga ako dito sa bahay. Kaya pumupunta ako dun kila mama. Pantanggal stress na rin mga kami. Kasi pag nandun ka sa magulang mo, may kadaldalan ka, may kakwentuhan ka. Kausap mo yung pamilya mo, mga pamilya mo, nakakabanding mo. Kaya gusto ko talaga nandun ako. Nakakausap ko naman madalas mga kami, mga hipag ko, biyanan ko. Pero may time naman talaga na andito lang ako sa loob ng bahay. Nagkukulong kasama ko yung mga anak ko. Kasi mga kami, busy din kasi mga hipag ko at biyanan ko sa trabaho nila.
Ay nako mga kami, hindi pa nga tapos ang mami mara ninyo eh, nagising na agad tong baby kalbo natin. Ay talaga naman, napakabisyo naman talaga ng bata na to. Ayun o, nagagalit pa nga siya kay kuya dyan. Ay nako, nakakawala talaga ng pagod. Nakakawala ng pagod pag ganyan ang mabubungad mong baby na tumangitian ka lang. Parang bang isa silang vitamins na pag ininom mo eh. Sisigla ka kaagad. So ayan ang baby na kalbo natin. Pinanggigilan na naman ni Kuya Raven. Hindi pa nga pala siya dyan minakakaalis. Hindi pa nakakaalis si Kuya Raven natin. Kasi nga sobrang aga pa. Maaga talaga ako nagsimula maglaba. Sa mga oras na mga nyan kami, wala na kaming kasama dyan. Kaya itong baby kalbo natin eh, nilagay ko na lang dyan para nababantayan ko siya. Ayan, kami na lang ang naiwan dyan. Eh, si mami nga eh, nagbabanlaw pa. Minamadalinan yung ginagawa kasi nga itong baby kalbo natin eh, nagwawala na siya dyan. Umiyak na talaga siya dyan. Naiinis na siya dyan sa ano niya na yan. Dati nga mga kami, share ko lang eh, nung dalaga ko, ako talaga naglalaba doon sa bahay namin. Sabi ko nga eh, siguro pa nag-asawa ko, hindi ko nagagawin to. O kaya naman eh, kunti na lang ang ano ko. Ay, sa prank pala mga kamami. Ikaw na pala talagang gagawa ng lahat, ang masihirap pa. Ito pala ang buhay ng nanay. Kaya lahat ng sermon ng mama ko noon eh, ngayon nararanasan ko na. Kaya ang hirap pala palang maging nanay. Eh, dahil nga nanay na tayo ngayon, kakayanin na lang natin lahat para sa mga anak natin. Gagawin natin lahat para sa kanila. And for the sipag nga tayo dyan mga mami. Pero ginagawa ko naman talaga yan araw-araw mga kamami. Dahil wala naman tayong katulong. Kaya tayo ang gagawa, hindi naman tayo mayaman para kumuha tayo ng katulong dyan. So ayan na nga si Baby Kalbo, naglalaro muna siya dyan mi. Oo nga pala kamami, yung high shore nga pala ng Baby Kalbo natin dyan eh, napakalayo sa tulis ng tiles na yan. Kung titignan mo nga eh, para siyang matutusok. Siyempre mga kamami, hindi ko naman hayaan masaktan tong Baby Kalbo natin, ilab na love ko nga yan. Para kasi pag titignan mo nga niya sa video na yan, napakalapit nga talaga mami. Napansin ko nga din yun, napanood ko yung video na yan, baka ako mamaya eh may makapansin o kaya mabash agad ako. Oh. Minsan pa nga mga kamami, ang una-una talaga mga nating mga basher, mga kapwa nating kananay, na dapat na sila yung mga nag-iintindi sa, iniintindi nila yung sitwasyon natin. Kasi lahat naman ang nararanasan ng mga nanay, iisa, di ba mga kamami, tapos sila pa yung mga basher natin. Hindi ko nila lahat mga kamami ha, baka mamaya maraming matamaan dyan, pero karamihan talaga ganun talaga sila. Aywan ko ba, baka stress lang sa mga buhay-buhay. Pero sana mga kami, intindihin natin ang mga kapwa nating kananay. Huwag natin mga kami husgahan ang isang nanay, hindi natin alam. Baka mamaya may pinagdadaanan sila o kaya matindi yung problema nila. Kaya huwag tayo mga kamami mga husga ng ganun-ganun na lang. Kung ano yung nakikita, hindi natin alam kung anong nangyayari sa buhay nila. Kaya dyan sa mga kapwa kananay, iwas-iwasan nyo yung kakakalat nyo ng mga masamang mga balita. Eh baka mamaya, yung karma ay bumalik sa inyo. Ika nga, kung dinadown ka, hayaan mo silang i-down ka ng i-down. Hayaan mo silang husgahan ka ng husgahan sila kasi nandyan si ama para sila magparusa sa inyo. Hindi naman sa ngayon, hindi sa ngayon yan ipaparanas. Balang araw darating sa inyo yung karma nyo. Kaya si ama nang bahala sa mga taong mapanghusga dyan at mga nagkakalat ng mga masamang balita. Inuulit ko lang mga kamami, hindi ko nila lahat. Pero kung ikaw tinatamaan, nasa sayo na yon. Pasensya na mga mami, relate na relate ang mami mara ninyo sa nangyayari sa buhay. Eh kasi naman, kaya talaga mga kami, dito lang ako sa loob ng bahay. Mas gusto ko na lang kasama mga Jonakas ko dito sa loob ng bahay. Maglaro-laro lang kami dito sa loob ng bahay, magkwentuhan. Turuan ko yung mga anak ko sa mga dapat ginagawa nila. Kaysa naman yun, nandyan lang tayo sa labas, eh wala naman tayong napapala sa kakachismis. Pero kung ikaw meron mang napapala dyan, go lang ng go. Ikaw yan eh, buhay mo yan. Kaya go lang mga mamis. So ayan nga pala mga mamis, nagwawala ng baby kalbo natin dyan. Nagpapakuha na kasi kay mami. Di nga pala siya mga mami nakatulog dyan kasi kanina nakatulog siya.
ay naku, niluloko talaga ako ng baby kalbo na to. Gusto lang talaga niya katabi yung Mami Mara. Hindi kasi siya mga mami nakakatulog ng matagal. Kailangan talaga katabi niya ako. Nakasalpak yung dede ko sa bunganga niya. Naramdam na ramdam niya pag aalis ako. Kaya siya nagigising mga kamami. Eh, hindi naman pwedeng hanggang dyan lang ako sa tabi niya. Wala nang magagawa si Mami Mara neto. So ayan mga palang mga kamami. Tumating pala dyan yung bayaw kong maliit. Sabi ko nga sa kanya eh, laruin niya muna si Bibi Kalbo. Daldalin niya muna para ka ako malibang-libang. Pero parang nagkamali yata ako. So ayan mga mami, minamadali na ni Mami Mara ang ginagawa niya. Kasi mahapon na yan, Mari, pahapon na. Pagdating na si Daddy Robin, hindi pa rin tapos si Mami Mara sa mga gawain. So mga mami, tambak na pala talaga mga ginagawa ko dyan mga kamami. So pagkatapos ko nga yan, maghuhugas pa nga ako ng pinggan. Mas maliligo pa. Oo nga pala mga kamisyal ko lang. Kaya pala ako nagpapadlak ng gate kasi nga laging lumalabas tong pangalawa kong baby, si Kuya Denden. Kaya nilalak ko na lang Mia mong gate na yan para ako hindi ako tawag ng tawag. Ano nang ano sa kanya para kunin ko lang siya. Kasi mga kami, kung saan talaga nakakapunta tong pangalawa kong anak. Minsan na yun sa ibang kapitbahay na nga. Ako na lang ang nahihiya. Kaya yan nilalak ko na lang. Kapag may papasok, papasok yung mga bayaw ko. Bubuksan ko na lang. Kasi ganyan talaga kami maghapon. Na ano ko yung mga dalawang bata. Pero hindi ko sila kinukulong mga kamami nang wala ako. Siyempre kailangan nandyan ako. Hindi ko naman hayaan na mayroong mangyari dyan sa dalawang mga anak ko na yan. Baka mamaya eh may masunog o ano. So share ko lang mga kamami. Yan nga pala mga kami, may namadali na ni Mami Marang ginagawa niya dyan. Hindi lang talaga ako may natatagalan dyan sa mga ano na yan na hinahanger ko pa, iniisa-isa ko pa sa ipit. Ang hirap talaga pag maraming nilalaban na maliliit na damit. Dyan talaga ako natatagalan mga kamami. Ganyan pala talaga pag nanay ka na eh, no? Kailangan for the sea, pag everyday, bawal ka tatamad-tamad kasi merong nag-aantay sa'yo. Merong umaasa sa yung mga anak, hindi naman pwedeng mga anak mo ang gumawa ng mga lahat na yan. Sana nga eh, mamana ng aking panganay na anak ang kasipagan ni Mami. Isabi ko nga ang mga kami sa panganay kong anak, kahit lalaki ka, dapat matuto ka sa mga gawain kasi dadalhin mo yan habang buhay. Yan kasi yung mga ginagawa mo na yan, hindi po pwedeng tatamad-tamad ka kasi hindi lang kami makakasama mo. Marami kang makakasalimuha ng mga tao. Kaya kailangan hindi ka tamad. So ayun nga pala mga kami, nagpapakyut ang aking bayo na maliit dyan. Isa mga oras nga niyan mga kami, ang aking Kuya Reven ay busy dyan. Ginagawa niya nga pala mga kami ang module niya dyan. So buti nga mga kami, hindi na siya nagpapatulong sa akin pag gagawa na siya ng module. Buti na lang talaga marunong na magbasa tong panganay ko na to. Dati kasi hirap na hirap ako sa kanya, pero ngayon, nagkukusa na siyang gumawa ng module. Pagka uwi niya sa school, siya na talaga ang gumagawa kahit gugulat na nga lang ako. Nagsusulat na siya, may mga sagot na yung notebook niya. Sabi ko, bakit ka ako, hindi ka muna nag-aano sa akin. Pero sa awa ng Diyos mga mi, alam na talaga ng Kuya Reven ko yung mga ginagawa niya. Thank you pala mga kami sa mga nanonood sa mga videos ko. Todo effort talaga mami niyo dyan sa kaka-edit, kaka-voice over. Thank you po pala sa mga kapamilya ko, sa mga mama at papa ko. Thank you po sa mga kapatid ko, sa mga tito ko, sa mga nagko-comment. Maraming salamat po kahit hindi ko kayo masyadong na-refer. Maraming salamat po. Ilang videos pa lang nagagawa ko eh. May mga nakaka-appreciate na sa mga ginagawa ko. Kahit kunti lang ang viewers ng Mami Mara nyo. Thank you talaga sa mga nanonood. Thank you mga kami. Salamat pala mga miss sa panonood. Ingat po kayong lahat and God bless po. Love kayo ng puso ko. Pasensya na nga pala mga kami, bawal na akong gumamit ng music dito kaya napapansin nyo ito sa dalawang video kaya hindi na nga ako naglalagay ng music kasi nga niwawarningan ako. Kaya pasensya na po, thank you po.